you know, cruel. But overnight, makita mo, meron ng talagang mabilis na. So what we are trying to control is people with COVID, tapos yung ilayo natin yung healthy ones, sila yung i-target natin, not for anything but for their own good. They will be asked to maybe go to the hospital and seek treatment. Yung mga test ng ano, test diyan sa para sa kung may infection ka o hindi, libre yan. Libre, no? Libre, walang bayad. Kung huwag naman kung healthy ka, no need. But if you are, kung if you are experiencing ubo, itong ano na ubo, tapos pag ubo mo, masakit yung likod mo, the lungs, ang lungs mo ang titirahin dyan eh. And if it's too late, hindi na kaya ng antibiotics yan. It starts with a virus. The virus weakens your body. And it weakens your body, lahat na papasok, then it will kill you. Putang ina itong virus na ito, walang ginawa, ganun. Papasok sa katawan mo yan, just like AIDS, makes you weak, then it allows other germs to... pardon my broken Tagalog, pero sa mga kababayan ko, kayo, ako, do not panic. Huwag kayo masyadong may stress na parang hindi mo na magawa ang gusto mong gawin. Pwede pa rin, pero may restrictions tayo. May mga kondisyon dahil nga sa crisis. The crisis is very, very clear. COVID-19 is spreading all throughout the country, including the Philippines. Ang ano natin dito is there is no cure. Wala naman tayong mabili sa mga butika, pharmacy, to buy the medicines to cure COVID-19. It's a virus. Ang panglaban lang natin dyan, yung katawan natin, na medyo ano ka, in good health, na walang sakit. Yung medyo may mahina, make yourself healthier, by whatever means, maybe food, vitamins, but most of all, try to obey what government is suggesting or ordering you to do. Huwag kayong matakot, huwag kayong manerbiyos, pero wala pang sabi ko mga antidote nito. It would only come in a form of a vaccine. Kagaya ng kagating kayo ng aso, tapos there is the tawag nilang rabies or rabies, if you may, pang-away. Sarili rin yung ano, it's a form of their germs, immutate lang to fight to warm our bodies, magbigay ng signal sa katawan natin na merong mga germs na pumapasok sa katawan mo, and the only way to fight it is to yung mga sundalo na tawag nila antibodies, yung pang-away mo sa mga madudumi, mga kagaw germs, sila yung ma-alert at sila yung papatay ng virus. But until now, wala pa ho yan. So,
nandyan na yan, it's a serious one. It is true. Huwag ninyong maliitin. Do not minimize it. I said, but do not kill yourself with worry because government is doing everything possible to make it at least controllable. But kung kayo po ay mag-cooperate, pag hindi kayo na-cooperate, the problem would start and it would start with you and end with you. Ganon. So, yung mga sinasabi na social distancing, sundin lang po ninyo, at yung mga binibigay na well ahead ng Department of Health, sundin ho ninyo kung anong sinasabi ng mga doktor, kasi sila po ang marunong niyan. Ang military, ako, lahat, na hindi doktor, walang alam, wala kaming maitulong sa inyo. It's only the medical people and medical experts who can help us. So listen to them. Dito sa atin, it's Secretary Duque, and Secretary Duque would articulate kung anong nalaman niya, anong bago na pumasok na impormasyon, and he would tell us what to do. So it's very important to give credence to what he says. Ang importante niyan, sumunod kayo. At meron ho kaming itong task force, interagency to, kasali na ang military pati police, kasi kailangan namin ang tulong nila kung sakali man lalala talaga to. Maybe this would create a public disturbance, disorder, but tingin ko hanggang dyan lang naman. Kasi, I know that you want to follow because you want to help everybody, including yourself and your family. Meron ho kaming resolution ngayon, but maybe I will convert this into an executive order para masunod talaga lahat. Ang sinabi dito, ang una, ang resolution is yung a province quarantine is advised when there are at least 2 positive COVID-19 cases belonging to different municipalities, component cities, or independent component cities in the same province, ito ng national capital ng isang probinsya. Yun ang definition kung ano yan. Ito namang LGUs which have imposed community quarantine in their respective jurisdiction upon the declaration of the state of calamity shall be allowed to access their relief response. Ang ibig sabihin ho, yung ano ninyo sa probinsya ninyo which you have prepared can now be utilized to the fullest with the help of the national government. Itong isa, work in the executive department. Yung departamento ko, yung akin, kasi tatlo yan. Department, ang inyong executive department, ako. Then, Congress is another department. Independent to yan. Hindi kailangan sumunod yan. May sarili sila kung gusto nila. And the other department, actually, is the judiciary. Magkaiba kami, pero tingin ko, ang mga trabahante sa lahat sa gobyerno na may alam kung anong mga bagay, public works, tourism, nandito sa departamento ko. Yung public health, nandito sa akin. So sila yung inutusan kong mag-aral at ito nga yung mga resulta namin. So work in the executive department shall be suspended during this period.
Walang trabaho, suspended sila, walang pumasok, without prejudice to the formation of skeletal workforces of government by government agencies in order to maintain the unimpeded delivery of services to the public. Ibig sabihin sa mga opisina, national, walang trabaho, pero may mga skeletal, yung mga a few employees, volunteer or selected na sila ang muna to man the fort, ika nga, sila yung papatakbo ng departamento, but with a reduced workforce. Ito namang flexible work arrangement shall likewise be encouraged in the private sector. The Department of Labor and Employment and the Department of Trade and Industry shall issue guidelines to safeguard the welfare of workers. All manufacturing, retail, and service establishments are advised to remain in operation during said period, provided that strict social distancing measures are required to be observed by the respective management. Ibig kong sabihin sa privado, labas sa gobyerno, ang trabaho tuloy-tuloy, pero ganun rin, reduce, ang skeletal pa, medyo ano lang, yung pinili lang, at yung mga sakit, magtatrabaho sila. But ang may-ari ng factory o anong klaseng negosyo mo, warehouse, see to it that they are taken care of by their mga management. Huwag ninyong hayaan ang mga trabahante ninyo. Mass public transports, including the light rail transits, the metro rail transit, and the Philippine National Railways shall continue in operation. Tuloy-tuloy ang trabaho ninyo, provided the Department of Transportation shall issue guidelines to ensure social distancing in said public transport. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang trabaho ninyo, pero ang social distancing, yung distansya mo to the other fellow, medyo malayo. Kasi pag nag-ubo siya, o umatsing, at least yung germs niya hanggang doon lang, hindi niya maipasa because there is the distance. Kaya it behooves upon the transportation department to come up with the guidelines based on what the health department orders. Lahat dito po, ang pinaka-importante, pinaka-tigas, ika nga, ang Department of Health. Kung ano man ang gagawin natin, kung anong utusin nila, iutos nila para sa atin, susundin talaga natin. Hindi ako, kung hindi si Dr. Duque ng DOH. Land, domestic air, and domestic sea travel to and from Metro Manila shall be suspended beginning 15, 2020, March 15, 2020, and to end on April 14, 2020, sa alas 12, subject to the daily review by the Interagency Task Force. So, walang